Hi, this is Kuya Alfred Maximo and welcome sa Pambansang Tubig. For today's vlog, I'm going to show you kung paano linisin ang membrane. So, meet our membrane cleaning machine. Okay. So ano nga ba ang mga kailangan natin sa paglilinis ng membrane? Ito po yung mga tamang materyales sa paglilinis ng membrane. Una, ang chemical number 1 at number 2. Ayan. So ito po yung mga membrane chemicals na kailangan mo sa paglilinis ng membrane cleaning machines. And of course, ang sediment filter, which is 1 micron. Okay? Tapos, ang measuring cup. And of course, yung membrane cleaning machine. Okay? So mamaya, i-demo ko sa inyo kung paano ito gumagana. Okay, so ipapakita natin sa inyo yung customer namin nagpalinis sa amin ng membrane. So makita nyo po, nakabarot pa po siya. At of course, madumi. Madumi na siya. So, this is technically clogged na. Tapos yung isa naman. Ayan. Binalot namin yung maigi kasi again, ang bacteria ito kayang-kaya niyang baruhin ang membrane. Okay. So, nakita niyo po siya. Medyo marumi na rin. Pero ito, kumapansin niyo po. Hindi common, hindi nyo nakikitang maruming-marumi, eh malinis na. Minsan, kapag ganito kaduming membrane, minsan calcium ang nagbara sa kanya. So tara, linisan natin. Ito po ay hindi na nagpa-product. Marumi na po itong membrane na ito. Ayan, makita nyo, may mga lupa siya. Kita nyo po siya. Sabihin, use na siya. Marumi na. At to. Yan. Madumi na siya. So, di na siya nagpa-product actually. Yan. So, madumi. Okay? The next customer natin na ito. Okay, iba talaga po siya ng kulay, no? Ito yung natural color niya. Magkaiba kasing brand ng membrane to. Isang pang brackish water at isang pang deep well. Ayan. Dumi siya. Okay. Hindi na nagpa-product yan. Kaya lang napansin nyo, medyo dry siya. So, subukan natin siyang i-revive. Okay. Tour natin ngayon kung paano ginagamit itong membrane cleaning machine. So, ano ba mga features ito? Una muna guys, ginawa ko po siyang double system ang membrane cleaning machine para kung double membrane ang linisin mo, pwede mo siyang linisin ng magkasabay. At kung isa naman po, isasara mo lang yung valve at bubukas mo yung isa, para naman po ma-optimize mo yung paggamit. Ibig sabihin, kung dalawang membrane ng marumi, pwede mong ilagay ng sabay. Kung isang membrane ng madumi, ilagay mo lang ng isa. Okay? So ngayon, paano ba ito ginagamit? So una, i-ready nyo na yung inyong timba na may tubig. Okay, pwedeng gumamit ka ng purified water or tap water, okay lang po 'yon. Pagkatapos, naglagay na rin po kami ng priming bulb. So dito ka magpa-prime kapag hinahangin yung pump mo. At of course, meron kaming check bulb at naglagay na rin po kami ng lagayan ng hose in case na i-check niyo po kung tumutulo na siya. Kasi dito niyo po malalaman kung nagpa-product na po ang inyong tubig. At dito naman po yung reject water. Okay? So tara. Set up na natin, guys. Okay, so unang gagawin natin is kakabit natin tong filter dito. Aim! Ayan. Sobrang easy lang naman siyang baklasin. Dito, para hindi siya tumapon. Filter muna. Again guys, i-demo ko sa inyo kung paano yung tamang paglilinis ng membrane. Maraming naglilinis ng membrane pero kadalasan ang totoo nasisira o nabubutas yung membrane na yun. Okay? So itong tuturo ko sa inyo is the proper. Okay. Ang tanong, bakit Kuya Alfred, ba't kailangan ng filter? Kailangan kasi ng filter kasi yung maruming tubig na malilinis natin dito sa ating chemicals eh, iyon, mahigpit na. So, paandarin natin.
Yan. So makikita nyo po ngayon, yung flow meter gumagana na siya. So for the meantime, ang gagawin natin dyan is palatakbuhin lang muna natin siya. Kakasalpak lang naman kasi ng membrane natin. So as you see, nakikita nyo po ngayon yung timba natin. Wala pa ng chemicals yan. So ang gagawin natin, maglalagay ngayon tayo ng chemicals. So paano ba ang paglalagay ng chemicals ng membrane? Okay? So unang-una, magamit tayo ng stage 1. Okay? Stage 1 na chemical ng Watermax Enterprises o yung citric acid. Guys, saan ba ginagamit ang mga citric acid? Ito po ay ginagamit para sa mga pagkain actually, sa pang-cleaning. Pero mas kilala ito as preservative. So, paano ba ito ginagamit? So, you can avail here at Watermax Enterprises kung gusto nyo pong maglinis ng sarili nyo pong membrane. Okay? So, ito po ang tamang measuring. 1/2 cup. Okay guys, bakit natin mine-measure? Kapag mali ang measure nyo, pwede siyang hindi malinis or pwede siyang mabutas pag napasobra. So dapat saktong-sakto. Lagay natin dito. Okay, nailagay na natin ngayon ang stage 1. Nailagay natin tong chemical na to. So maghihintay po tayo ng 15 minutes at makikita nyo mag-discolor to. So ano ba ang trabaho ngayon ng nilagay kong chemicals? Ang trabaho ito is palambutin yung mga matitigas na clog dito sa membrane na yan. Kasi yung membrane madumi, kaya nga siya nag-clog. So ang trabaho nito is palambutin muna natin yung matitigas na element na nandyan sa loob. So paano bang gagawin natin? Ito, pinapalambot natin siya ngayon. 15 minutes po ang ihintayin natin. So the best niyan is intayin nyo po yung 15 minutes natin. Kumuha kayo ng timer. Okay. Tayin natin pag nag-zero at nag-ring. Ayun na. Nakita nyo po, nagbabago na yung kulay niya. Ayan. Saktong-sakto na po yan. Hindi na kailangan ng ano ng pH meter dyan. Hindi na kailangan ng another testing equipment o material. Basta tama yung paglalagay kasi yung mismong chemical na ginamit natin, itong Watermax chemical natin, is saktong-sakto na talaga siya. Kumbaga, specially formulated po siya para sa membrane cleaning machine. So, kapag itong ginamit nyo, sakto yung 1/2 cup. Nakita niyo po, medyo nag-discolor na po yung ating water. At ang nauna po talaga is yung stage 1. Ito po yon. Ngayon, after 15 minutes, ito na po yung ikakabit natin. Stage 2. Ngayon na po. Guys, maraming nagkakamali kasi dito, no? Ang nangyayari, inuuna tong isa bago to. Nangyayari, nabubutas yung membrane. Sa una, okay siya, but eventually, sira na. So, para mas marami kayong ma-save na pera at syempre hindi kayo masira sa mga customer nyo, ito po yung sundin natin procedure. Tsaka dapat tama yung chemical. So ayan guys, 15 minutes na at makita nyo po ngayon yung kulay niya is nag-pink na po siya. At expect nyo kung minsan sa product nyan, wala ka masyadong lumalabas dito. Ayan. So, lalabas lang ang product niyan kapag meron na po tayong nilagay na stage 2 na filter po natin. Ito po yun. Okay. So, filter natin yung chemicals. Ang ginagawa po namin, guys, is hindi dapat iahalo dito. Yung iba kasi hinahaluan nila to. So, much better na itapon mo siya, filter mo ng bagong chemical. Okay. Okay guys, so ngayon po, dahil wala na po siyang laman, kakargahan na po siya natin siya ng tubig. So okay, marami po ang nagsasabi na pwede naman daw kahit anong klase ng tubig. Okay lang yon. You can use your deep well, nawasa ka naman ng klaseng tubig ang gagamitin nyo dito. But me, prepared ko, pure water na gagamitin ko since
Marami naman purified water na available. So, lagyan natin ngayon. Okay, purified water on load. Tapos, kakargahan ngayon natin siya ng stage 2. Okay, stage 2 chemicals. Of course, kailangan natin ng measuring cup. So, same lang din po ng amount. Same din po ang procedure ng paglalagay. Sarado pa. Okay. So, ito naman po yung caustic soda. Actually, maraming klase to. Meron po itong tinatawag na flakes. Meron tinatawag na lye. Meron tinatawag na granulated. Meron yung mga malaking tipak. Pero sa akin kasi pag sa Watermax, first class of course, ito po yung itsura ng sa amin. Yan. Kung mapapansin nyo, halos pareha lang din po siya ng citric acid kanina. Yan. Citric acid, ginagamit siya sa food grade. It is actually food grade material siya. So ginagamit siya as preservative. Ito naman ginagamit naman for cleaning. So since chemical po yan, so I recommend, huwag mo nang haluin ng kamay. Kasi actually, yung pressure niyan, siya na ang pusang maghahalo dyan. Okay? Pantry natin. Ang laking bentaha ng meron kang foot bulb na ginamit, no? Okay guys, so ito na po, kinagalgan natin dito yung stage 2 na tinatawag natin caustic soda o yung Watermax stage 2 membrane cleaning chemicals. Ngayon po, kung makapansin nyo po, hindi na kailangan siyang haluin. Okay? Kasi chemicals po yan. Kung hahawakan po itong tubig, sobrang dulas na niya actually, napakadulas. Sobrang dulas. Yun po yung tawag dito, yung nilagay natin chemicals. Ngayon, ito naman po, this is the tiyatawag natin na wastewater reject, okay? Again, ang paglalagay nito is 15 minutes again. No, 15 minutes ulit ang hihintayin natin. So, yun. So, kadalasan ito na yung pinangahalo ko dyan. Hindi ko na kinakamay or ginagamit ka ng stick. Kasi ito pa lang, kayang-kaya na niyang haluin niya. Diba? Ha? Ano ba naman ang konti? Yan. Yan. Okay guys, so napansin nyo po, tumutulo na siya ngayon. Kanina, walang katulo-tulo yan. Kung napapansin nyo, nung unang tinesting natin, nung nilagay natin ng isang chemical. Tsaka base dito sa ating flow meter gauge, ngayon, mataas na siya. So ngayon, nagpa-product na siya ngayon, tumutulo na. Of course, hindi naman to reverse osmosis pump. Kung expect nyo, hindi siya ganun kalakas. So, pero makita nyo, dito mismo, sa roof natin, ayun, tumutulo na siya. Ayan. Ibig sabihin po niyan, malinis na yung membrane nyo. Malinis na yon. Kasi kanina, pinandar natin, talaga zero, walang tumutulo dun. Kahit kapatak. Ngayon, tumutulo na siya. Tsaka ayan, based on nakikita nyo po dito. Ayan. Based on nakikita nyo po, nagpa-product na siya. Kasi kanina, walang-wala talaga. Ayan. Tsaka may basihan din tayo dito. Ah, ganun na siya. So, ayan o. Okay. Ganun na. Expect din po guys na pag hinawakan nyo to, iinit yan. Okay, mag-iinit po siya. Na mainit. Na parang may lagnat. Actually, hanggang dito sa hose na to, mainit. Ayan. Normal po yon. Alam nyo po ba kung bakit hindi siya nanginitin mo, hindi siya dumudumi? Kasi nga po, meron tayong filter na ginamit. Ito po yung 1 micron filter. Okay? Kasi kung meron ka nito, natural, yung lahat ng dumi, sasalain yan at hindi pupunta dito. So guys, ang nangyayari kasi guys, ito yung tubig nito na malinis. Pag hinigop nitong line na to, pipilterin natin. Okay? Pag pinilter yan, lahat ng malinis sa tubig, pupunta ngayon dito. Yan. Yan, mainit na po ito. So, at ang ebidensya, ang good niyan is, of course, nagpa-product na siya. Ligaya kanina. Ayan o. Eh. Pwede sabihin, maayos na. 15 minutes lang po ang durations niyan.
Tagal na, walang wala. Yeah, nagpa-product na po siya, no? So, ito po ay good sign na talagang nalilinis na niya yung membrane. Ayan. So, okay guys, tapos na naman po ang ating 15 minutes na pag-cleaning ng ating membrane. Ayan, nagtumutulo na siya, nagpa-product. So, kung makapansin nyo po, tuloy-tuloy na siya, no? Hindi kagaya kanina, walang-wala yan. So, ngayon, yan. Ibig sabihin, good to go na yan. So, mamaya, ipakita ko sa inyo yung malinis na membrane para at least makita nyo po yung one. Ito, again, ha, hindi ito dumudumi. Gawa ng, pinakita ko naman sa inyo yung membrane kanina na hindi siya ganun sa itim. Yung bago ko linisin. So, ito po, ay talagang mataas kasi ang calcium niyan kaya hindi siya normally na talagang dumudumi. At naglagay din kami ng filter dito para makita niyo po na talagang kuan. Ayun, lakas ng product. Isang customer na naman po ang masisiyahan sa ating paglilinis ng membrane. Okay, tapos na yung 15 minutes. Patayin natin siya. So, tignan po natin. Ito po mainit oh. Napansin niyo po, sobrang mainit po siya. So, i-rest muna natin siya ng at least 15 minutes to 30 minutes. Mas maganda naka-rest siya bago natin siya luglugan ulit ng fresh water na wala ng chemical. So, yun po ang gagawin natin maya-maya lang. At for the meantime, babaklasin ko muna. Let's go! Okay guys, so malinis na po yung ating mga membranes. Ipapakita ko sa inyo yung after. So ito yung kanina. Ito nyo, ang linis oh. Diba? Linis niya. At ito naman yung isa. Ayan. Ganyan kaganda yung paglilinis ng membrane natin. Sobrang quality. Kita nyo naman. So ito, nahugasan ko na rin yung labas. Gamit po itong membrane cleaning machine natin. Ito. The stage 1 membrane cleaning machine na gamit ng Watermax at stage 2 na pinaka final cleaning natin na gamit ng Watermax Enterprises. For more information, you can order membrane cleaning machine sa Watermax Enterprises para po makapag-self-cleaning rin kayo ng membrane. Of course, kung kailangan nyo naman po ng ganitong klaseng system ng membrane, eh, pwede rin po kayo mag-order sa Watermax Enterprises para makatipid na rin po kayo doon sa inyong sariling water refilling station at magamit nyo po yung inyong water refilling station ng maayos at maisama nyo po sa preventive maintenance ninyo. At of course, kailangan nyo rin po ng measuring cup kagaya nito. Okay? Okay guys, so kung nagustuhan nyo po yung aking video ngayon, please pakibigyan naman ako ng subscribe button at pakishare naman po para marami po tayong matulungan ng mga katubig business partner natin. See you guys on my next vlog. Bye-bye! Bili na po kayo nito.